March 20, 2003, inilunsad ang Operation Iraqi Freedom ng isang koalisyon sa pangunguna ng US. Ang layunin ay upang wakasan ang rehiming Saddam Hussein na isang diktador at mapang-abusong leader ng bansa. Ang isa pang layunin ay upang wasakin ang umano'y mga weapons of mass destruction dahil nanganganib ang buhay ng sangkatauhan kapag ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ng isang malupit na pinuno. Kasama din sa plano ay para itaboy ang mga terorista na nagkakanlong sa Iraq ni Saddam Hussein. Sa napakaraming labanan sa Iraq, isa si Mark Alan Lee sa mga naging bayani ng digmaan at siya din ang kauna-unahang miyembro ng US Navy SEAL ang nasawi dahil sa kanyang kabayanihan sa gitna ng bakbakan. Ating alamin ang mga nakakagulat na pangyayari kung paanong naisalba ni Mark Alan ang buhay ng kanyang mga kasamahan at kung paano siya humarap sa kaaway. Pangarap niyang maging isang profesional na soccer player. O kaya, kapag may sapat siyang panahon ay laman ito ng soccer field. Si Mark Alan Lee ay ipinanganak sa Portland, Oregon. Isang taong gulang lamang siya nang lumipat sila ng kanyang pamilya sa Colorado. Pitong taong gulang naman siya nang bumalik sila ng kanyang pamilya sa Riverhead, Oregon. Isang matalino at masipag mag-aral, kumbaga taong bahay ang batang ito. Lalabas lamang siya kapag tapos na ang gawain sa pag-aaral at maglaro ng soccer. Nang makatapos ng high school, muli siyang bumalik sa Colorado upang ituloy ang kanyang pangarap na karer ang maging isang professional soccer player. Nakatakda na sana ang kanyang tryout sa kupunan ng Colorado Rapids. Subalit gabi bago ang kanyang schedule ng tryout ay sumalang siya sa isang game match at sa kasamaang palad ay nagkaroon siya ng isang matinding injury sa tuhod at nangangailangan ng surgery dahilan para hindi siya matuloy sa pangarap na karer. Dahilan para mawindang ang kanyang isipan kung ano ba talaga ang nararapat na karera para sa kanya at napagdesisyonan niya na mag-aral ng theology o pagpapare. Subalit ng second year niya sa college, nagbagong muli ang kanyang isipan at nag-chef ng kurso sa Law o Abogasya. Taong 2001, naisipan ni Mark Alan na pasukin ang serbisyo militar at subukan ang kontrata sa US Navy SEAL. Isa ang US Navy SEAL sa pinakakinakakatakutang elite unit ng militar sa mundo at kailangan mong lampasan ang matinding pagsasanay bago kang maging isang ganap na elemento ng US Navy SEAL. Matapos makumpleto ang mga pangunahing training sa United States Navy sa RTC Great Lakes, Illinois noong July 2001, ay agad na nag-report si Mark Alan Lee sa Basic Underwater Demolition sa dagat, lupa at himpapawid para sumailalim sa pagsasanay sa Coronado, California. Ngunit dahil sa hirap ng training, ay hindi rin niya natapos ang programa at na-reassign sa aircraft carrier na USS Dwight Eisenhower mula 2002 hanggang 2004. Sinubukan muli ni Lee ang BADS noong 2004 at matagumpay na nagtapos sa Class 251. Matapos makumpleto ang SEAL qualification training noong 2005, si Mark Alan Lee ay itinalaga sa SEAL Team 3. Doon na siya na-deploy sa Iraq at nakasama sa Charlie Platoon ng Task Unit Bruiser noong May 2006 hanggang sa siya ay napatay sa aksyon sa Ramadi noong Agosto 2, 2006. Nagsasagawa ng clearing operation noon ang trupahan para iligtas ang kanilang kasamahan na matinding nasugatan, ang kanilang kasamahan sa Navy SEAL Team 3 na si Ryan Bagels Jump, para kunin ito sa gitna ng malalakas na putok at umuulan na bala ng mga kaaway para madalas sa ligtas na lugar. Subalit sa tuwing tatangkain nila itong kunin, umuulan naman ang mga RPG at muling tinamaan ang sniper si Jump. Kaya dito na tumayo si Mark Alan Lee at lantarang nakipagpalitan ng putok sa mga kaaway na animoy si Rambo gamit ang kanyang M60 machine gun bilang cover fire sa mga kasamahan na inililikas si Jab mula sa enemy kill zone. At ganap na nilang nailigtas ang isang kasamahang elemento ng Navy SEAL. Muling nagregroup ang trupahan para bumalik sa battlefield. Si Mark at ang mga elemento ng SEAL Team 3 ay nagmaniobra para atakihin ang hindi malalamang posisyon ng kaaway. Kaagapay ng Bradley Fighting Vehicles at Abram Tanks
ay isang umaatikabong bakbakan ang naghihintay. Habang papalapit sila sa lugar ng kaaway, ay napasabak sila sa isang matinding resistance mula sa isang katabing gusali sa hilaga. Para maprotektahan ang buhay ng mga kasamahan, ay walang takot na inilantad ni Mark Allan Lee ang kanyang sarili sa kaaway at nakatayong nakipagratratan sa mga ito gamit muli ang kanyang machine gun. Dahil dito, nasugatan naman tindi mula sa mga sniper ng kalaban at AK-47. Sinalo niyang lahat ng mga bala na dapat sana ay tatama din sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang matapang na aksyon behind the enemy lines ay siyang nagligtas sa buhay ng kanyang mga kasamahan kapalit ng sarili niyang buhay. Matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan, si Mark Allan Lee ay binawian ng buhay. Ang kanyang matapang at magiting na mga pag-aaksyon, huwarang pamumuno at pambihirang pagsasakripisyo sa sarili para sa kanyang kapwa miyembro ng serbisyo ay nagbigay sa kanya ng pinakamataas na paggalang at pasasalamat ng kanyang mga kapwa SEAL sa Navy. At ito rin ang naging refleksyon para sa malaking pagkilala sa kanyang kabayanihan para panatilihin ang pinakamataas na tradisyon ng United States Naval Service. Siya ay ginawaran ng Silver Medal o Posthumously Award. Si Mark Allan Lee ang kauna-unahang elemento ng Navy SEAL na nasawi sa Battle of Ramadi sa ilalim ng Operation Iraqi Freedom na naganap noong August 2, 2006. At dahil na rin sa mga elemento ng SEAL Team 3 sa kabila ng malalang mga sugat ay nabuhay si Ryan Jobb. Subalit noong September 2009, habang pinagbubuntis na kanyang asawa ang kanilang unang anak, ay namatay din si Ryan Jobb. Dahil sa kapabayaan ng hospital, sa isang sabi ay pwede naman sana maiwasan ang pagkasawi ng Navy SEAL. Hindi man ay banggit sa ibang kwento ng kanyang buhay, si Mark Lee ay nakakuha din ng Bronze Medal for Valor o medalya ng kagitingan at Purple Heart. Nakipaglaban siya tulad ng isang mandirigma, kasama ang trupahan ng mga bayani. Kaya nararapat lamang na ibahagi ang kanyang kwento. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, isubscribe mo na yan at pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Maraming salamat po!